Hi mga Vivis, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Ngayong 2020, sobrang daming nangyari sa buhay ko. Sobrang daming blessing na binigay sa akin ng Diyos. Nagkaroon ako ng mga bagong business, endorsement, bahay, sasakyan. At akala ko, yun na yun. Akala ko, yun na yung mga biyayang makukuha ko ngayong 2020. Pero last December 12, meron siyang binigay pa uli na isa pang blessing. Na yun siguro yung pinakamagandang blessing na makukuha ko ngayong 2020. Which is, nung December 12, nalaman ko muna na buntis ako. Tapos, pinakita ko yun kay Kong. Nakita rin niya. Nga, sobrang saya niya nung nalaman niya na buntis ako. Tapos, nagpa-check up kami. Nalaman ko na 6 weeks pregnant na ako. Nung December 12. Yun, sobrang saya. Ang dami ko ng plano, ang dami naming pinlano ni Kong, sobrang saya namin. Kasi nalaman ko nung December 12 lang, buntis nga ako, sobrang saya. Sinabi namin sa Timpaya Mansion, sinabi namin sa kila Tita Jo, tapos pumunta dito si Kong sa bahay, nakalipat na kasi kami, dito na kami sa bagong bahay. Humingi kami ng paumanhin dahil... nabuntis nga muna ako bago kami ikasal. Yun, humingi kami ng paumanhin, tas okay na, natanggap, ganyan. Pero kahapon, saktong mansa rin namin ni Kong, dinugo ako. So yun nga, mga babies, kahapon, nakunan ako. At ngayong araw ko, na-confirm na wala na talaga. Nakunan pala talaga ako kahapon nung dinugo ako. Nagpa-ER naman ako, pero nung nakita, and sorry kung hindi ko ma-explain kasi gusto ko lang talaga magkwento para kahit papaano meron siyang memory sa akin na kahit saglit lang. Ganun pala yung pakiramdam, no? Kahit saglit lang. Kasi nalaman ko December 12 lang. Tapos December 18 pa lang ngayon. So sobrang saglit lang. Pero no, yung saglit na yun, sobrang andami namin naging plano ni Kong. Lalo na ako kasi syempre. Ayun nga. Basta, sorry kasi hindi ko ma-explain, hindi ko kasi inaisip paano to gagawin video na to. Gusto ko lang talaga siyang sabihin. Gusto kong makilala niyo siya kahit ganun kasaglit. Alam mo, naintindihan ba kayo? Puro iyak. No, nawabaliw. Pero yun nga. Nung madaling araw, dinugo ako. Tapos, may lumabas na, 6 weeks pa lang kasi siya eh. So, maliit lang na, parang blood clot. Tapos, pinauwi ako kasi hindi naman ganun kagrabe yung dugo. So, ngayong araw kami pumunta ni Kong sa ospital. Tapos, kinonfirm kung talagang wala na siya. So, na-confirm kanina na. Yan nga, nalaglagan ako. Eh, nandito ako sa bahay kasi gusto kong magpahinga. Gusto kong magpahinga. Tapos, kasi pag nandun din ako sa Paya Mansion, si Kong, hindi rin niya, nag-aalala rin siya sa akin. So, hindi magawa ni Kong yung mga dapat niya gawin. So, umuwi muna ako para bagong environment, and si Kong para makapag siya, magawa niya yung mga trabaho niya, bibisitahin niya lang ako dito, tsaka dito
maalagaan din ako nila mama muna. Kasi si Kong nag-aalala sa akin ng grabe. Hindi niya magawa yung mga trabaho niya. Sabi ko sa kanya, uwi muna ako para magawa mo yung mga trabaho mo, ganyan. Tapos ako naman, makapagpahinga ako. Pero yun lang, gusto ko lang sa inyo i-share. Hala, sorry ang gulo nitong video na to kasi hindi ko na to ipapa-editin. Wala akong gagawin dito, as in ito na siya. Gusto ko lang siya sa inyong i-share na dumating siya, blessing siya ni Lord, pero siguro ganun talaga. Ay, hindi pa tamang oras, baka may tamang oras darating din yung tamang oras, no? So yun nga mga babies, sa mga nakakaranas ng kagaya ng naranasan ko ngayon, kung meron man, siguro may dahilan lahat eh. Ayokong questionin ng Diyos. Gusto kong magtiwala sa kanya kung bakit. Siguro hindi pa ngayon yung tamang panahon. Yun. Siguro kailangan ko ring magpahinga. Ay, yung health ko, alagaan ko pa. Kung ba't ako nakunan, hindi ko alam. Siguro nga dahil stress ako talaga. Kasi nagtatayo ako nung last six weeks na siya. Sobrang, stress. Kasi ang dami kong tinatayong na business. And nagpapagawa ako nitong bahay. So, yun nga, baka merong makaisip sa inyo na about siya sa glutalipo, baka masisi nyo ulit yung glutalipo, ba't ako nakunan? Hindi po. Hindi dahil sa binibenta ko siya, pero dahil hindi niya talaga kasalanan. Siya pa ang nakatulong na, hindi ko sabing siya yung dahilan kung ba't ako nabuntis ha, pero siya yung dahilan kung ba't ako pumayat. Kaya siguro nakatulong siya na naging hindi ako madjubis. Diba pag madjubis parang mahirap? Hindi ko alam. Pero yun nga, walang kasalanan ng glutalipo about sa pagkakunan ko. Kasi, kaya kung napansin nyo, medyo tumataba-taba na naman ako. Simula nung nag-start ako mag-open ng mga business, ay tinigil ko muna mag 12-in-1 glutalipo. Dahil nga, mahirap magtae. Mahirap magtae habang nagagawa ng mga kung anik-anik sa business. So, tinigil ko siya. Tapos, so, mga ilang buwan, ayan, nabuntis nga ako. So, walang kinalaman, mga babies. Baka kasi masabi nyo dito na baka dahil doon. So, hindi. Tinigil ko siya matagal na simula nung nagtayo ako ng mga titok. Kasi, lagi ako pumupunta sa mga tinatayuan ng titok. Ayoko magtae. So, tinigil ko siya. So, yun nga. Sorry kung wala kayong maintindihan sa video na to. Hindi ko alam kung tama ba yung mga sinasabi ko. Pero, gusto ko lang siya i-share sa inyo. Gusto kong malaman nyo na nabuo siya. Gusto kong malaman nyo na dumating siya sa buhay namin ni Kong. Pero sadyang, hindi pa siguro ngayon yung tamang panahon. Tsaka, gusto ko siya i-share sa inyo siguro para gumaan din yung loob ko. May parang kachismisan, ganun. Pero yun, tsaka hindi ko rin alam kung paano ko siya tamang sasabihin sa inyo, pero gusto ko siya i-share. Lahat ng magagandang dumating sa buhay ko, binavlog ko. So gusto kong malaman yung mga babies na dumating yung, nagkaanak kami ni Kong, na dumating siya. Dumating si Kidlat. Dumating siya, pero hindi pa siguro ngayon yung time na magkakaroon ng Kidlat version 2 siguro sa sunod, sa tamang panahon. Ayun. So, yun nga. At siguro pag medyo nakapahinga na ako, mas may explain ko sa inyo yung talagang pinagdadaanan ko. Ngayon kasi naisip ko lang to gawin tong video na to. Kasi nakakain ako ng lungkot. Pero, yun nga,
intayin nyo na lang yung mga susunod kong vlog. Baka mas matino ko nang ma-explain. Pero gusto ko lang itong sabihin sa inyo. Gusto ko lang i-share. Gusto ko lang ikwento. Yun. So, si Kong, kung tatanungin nyo kamusta si Kong, malungkot si Kong, sobrang lungkot ni Kong. Pero kailangan niyang ipakita sa akin na strong siya. Kasi sa kanya ako kumukuha ng lakas ng loob. So, hindi ako iniwan ni Kong. Hindi ako iniwan ni Kong simula nung una. Simula naman talaga nung una. Pero simula nung pagbubuntis ko hanggang ito nga, hindi niya ako iniwan, hindi niya pinabayaan. Siya yung lagi, siya yung kasama ko. Basta, andyan si Kong sa tabi ko. At ngayon si Kong, hindi siya okay. Pares kaming hindi okay. Pero, tinutuloy namin yung buhay namin. Huwag kayong mag-alala kasi okay kami. Siguro, may mensahe ang Diyos kung bakit niya to, bakit to nangyari. May mensahe siya. Yun yung ngayong nagre-relax ako, yun yung nanamnamin ko ano ba yung mensaheng gusto niya sa akin sabihin. Yun. So, yun nga mga babies. Pag medyo okay-okay na ako, nakapahinga na ako, explain ko sa inyo ng mas maayos sa vlog. Pero gusto ko lang siya i-share na may ngayong 2020 may isang napakalaking biyayang dumating sa akin, which is yun nga si Kidlat. At habang buhay na namin siyang magiging angel ni Kong, magiging angel na namin siya habang buhay. Ayun. Good night mga pipis. Sorry kung wala kayo naiintindihan dito kasi sa bugata ako, hindi ko ma-expect. Pero yun. Thank you mga pipis and yun lang, good night.